morning, mga pangga. Kumusta naman kayo? Ako okay naman. Ayan. Kahit paano okay. Nagluluto ako ngayon ah. Natamis na kamote. Ayan. Luto kasi something na namimiss ko ang aking biyanan. Ang ina ay namimiss ko kasi. Dahil siya ang nagluluto niyan. Para sa kaya ko mantika. Gusto niya ang asukal. Nagturo sa akin ito ang aking biyanan. Namimiss ko siya. Tulad ng pagluto ko ng atsara, namiss ko siya. Kaya, nagluto ako. Diba? Something na pag namimiss niyo yung mga mahal niya sa buhay, yung importante sa inyo, gagawin niyo yung mga paraan na ano, nakarelieve na ako. Yung alaala ng masayang ginagawa niya para sa inyo. Alam ko naman na maayos na yung katayuan ng inay sa kabilang buhay. So, ito na lang yung paraan ko para marelieve yung pagka-miss ko sa kanya. Oh, ayoko umiyak, pero parang tutulo na yata ang luha ko pag iyak. Ayan. Ito yung isa sa mga tinuro niya sa akin. Kasi sa totoo lang, yung mag-asawa, kung wala akong alam sa buhay, hindi kumain, matulog. So, ayan. Alam ko para magperito lang ng itlog, magsain, tamad pa. Ito yung something. Ito sa mga natutunan ko sa inay at masaya niyang ginagawa pagka namimiss namin kasi banding namin. Ito sa mga pa namin to na pag gusto namin kumain, ng kamote, bibili yan, tapos nagluluto. Tapos nung kanto, tinuruan niya ako paano magluto nito. Para ako na magluluto pag gusto niya. Ito. Pag gusto pala namin. Kaya haluin lang natin ang haluin. Haluin ko lang haluin hanggang sa maluto yung kamote. Ito lang yung alam ko, pero hindi ako marunong mag-kamote cube. Hindi ako marunong. Ito alam bakit. Gagawin ko na rin itong dessert. Hindi. Minsan kasi kamote lang kinakain ko. Hindi ako makain ng kanin. Kita nyo ba? Sarap umuwi ng Pilipinas, di ba? Sarap umuwi ng Pinas. Bago ilaw ko. Ano nga ito, apoy? Eh, tinipak-tipak ko lang yung kamote. Kasi minapamiss lang talaga.
para malambot na siya. Para malambot na. Parang kulang siya ng asukal. Hindi na mag-asukal. Para kutsara. Ito. Ganyan. Pag namimiss ko ang aking inay, ganyan. Very comment down below mga pangga kung pag namimiss niyo yung mga mahal niyo sa buhay, gumagawa ba kayo ng mga paraan na something na memories niyo yung dalawa. May isa pa akong gustong gawin eh, yung Biko. Kasi parang banding din namin yun ng inay. Kaso wala akong mabili malagkit dito, hindi ko alam saan bibili. Ayan. Ito na siya mga pangga. Transfer ko sa ano, wait. Yan, transfer natin sa lagayan. Ganyan lang siya. Diba? Kayo mga pangga, comment down below kung ganyan din ba kayo sa mga ano, lalo sa mga mother nyo, yan, mga kapatid nyo, something yung mga halyo sa buhay. Diba? Para yung gagawin nyo yung mga bagay na memories nyo. Para parang kasama nyo rin siya. Sila. Diba? Kung ano natin yung ano, alam nyo ba na alam ko hindi nyo pala. Sabi ko. Kahit Biko, kahit ano, masarap yung nasa kawali. Kasi nasa ito yan. Kahit sa longganisa, ganyan. No? Something na sinasaid ko sila talaga. Kasi masarap yung nasa. Yung sinisimot sa kawali. Yan. Yan. Okay. Yan na siya. Diba? Ready to eat na. So, bibigyan ko yung aking alaga. Bigyan pa natin alaga. Pero, bigyan muna natin ng tubig yung kawali para lumambot yung lumambot yung asukal. At yun yung kaya ng ating pinagtrabahuhan. Ito na, ito na yung halian namin. Hello, wala. Tapos may cook, no? Okay. No. Sarap. Sarap ito pag malamig, di ba? Pagkatapos kumain. Share ko lang mga pangga. Alam nyo ba dati, nung dalaga ko, katas mo kumain, kailangan may tinapay. Kasi pagkatas ko kumain, kakain uli ako ng tinapay. Ngayon, ugali ko. So, hindi na busog sa kanin, kumain ng tinapay. Ito yung natin dito. Lamigin natin kaunti bago natin pakain si Lola. Pakain ko.
yung favorite. Ito yung place ko talaga dito. Kaya... Mainit pa. At lahat ako na sabihin ko, inay, kain na tayo. Ayun ako. Ay, sasabi, inay, kain na tayo. Luto na po. Ano? Sarap may kape, di ba? Kain tayo? Bago pa ako maiyak dito. So yun naman mga pangga, thank you po. Thank you for support. Ayan. Thank you very much. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ano talagang vlogs. Bye-bye.